Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy ng ating Islamic Studies 101 sa ating subject na fiqh, ay tatalakayin natin ang mga kondisyon ng pagkakatanggap ng sala. Ang sala ay may mga kondisyon at ang limang pangunahing kondisyon dito ay sa sinasabi ng mga scholar ay unang-una ay ang dukhulil waktiha, ang pagpasok ng tamang oras ng sala. Ikalawa ay ang istiqbal kibla o ang pagharap sa kibla. Ang ikatlo ay ang satrul aura o ang pagtatakip sa aura. Ang ikaapat, ang ijtinabun najasa o ang pagiging malinis natin mula sa najis o najasa. At ikalima ay ang anniya o ang intensyon. Ang iba pang mga eskola ay bumabanggit sa iba pang mga kondisyon tulad ng pagiging Muslim ng isang tao at pagiging nasa matino niyang pag-iisip at tamang edad. At itong tatlo na ito, hindi na nababanggit sa iba pang mga scholar dahil ito ay condition din sa iba pang mga gawaing pagsamba. Dahil hindi tatanggapin ang gawaing pagsamba ng isang tao na wala sa sariling pag-iisip o kaya ay wala pa siya sa tamang edad dahil ang kanilang mga gawain ay hindi pa obligado sa kanila dahil hindi pa sila may tuturing na mga mukallaf o mga ginawang obligado na para sa kanila mga gawaing pagsamba tulad ng isang bata na hindi pa dumarating sa hustong edad ng pagbibinata o pagdadalaga at isang tao na wala sa matinong pag-iisip. Ang limang kondisyon ng sala, unang-una nga ang tinatawag na dukhulul waktiha ay ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, na ang sala ay itinalaga sa mga mananampalataya sa takdang oras na ito. Sa takdang oras ng bawat isa nito. Ang limang sala sa Islam ay sinasagawa sa takdang oras nito. At ang unang sala na mababanggit natin ay ang Fajr sa madaling araw. At ang oras nito ay nagsisimula sa pagdating ng pagsisimula ng pagsikat ng araw hanggang sa ito ay tuluyan ng sumikat. At ang susunod na sala ay ang duhur na nagaganap kapag ang araw ay lumampas na ng konti mula sa tanghaling tapat at na kapag ito ay nasa ibabaw na ng ating mga ulunan hanggang sa ito ay unti-unti nang papalubog hanggang sa dumating ang oras ng asar. Ang oras ng asar ay nagsisimula kapag ang araw ay nagsimula ng magkaroon o makapagbigay ng anino sa isang bagay na kasing haba nito. Halimbawa, mayroong isang puno na 3 metro ang haba o ang taas at ito ay nagkaroon ng anino na 3 metro din, ay nagsisimula na ang oras ng asar. Ang oras ng asar naman ay magtatapos sa pagdating ng oras ng maghrib. At ang maghrib ay ang pagsisimula ng paglubog ng araw hanggang sa tuloy ang paglubog nito sa isya. At ang oras ng isya ay magsimula sa paglubog, tuluyang paglubog ng araw hanggang sa hating gabi. At ang tinutukoy na hating gabi sa Islam ay hindi ang alas 12 ng gabi. Kundi ang tinutukoy dito ay ang oras na nasa gitna mula sa oras ng paglubog ng araw hanggang sa oras ng fajar. Kaya ito ay maaari maging alas 11 ng gabi o kaya maging alas 11:30 at hindi alas 12 lamang tulad ng pag-aakala ng iba. Meron din ibang nag-aakala ng oras ng isya hanggang sa pagdating ng oras ng fajar at ito ay mali rin dahil walang sala matapos ang pagtatapos ng oras ng isya na hanggang hating gabi lamang. At ito ang limang oras ng pagsasala ayon sa mga nababanggit ng mga scholar sa mga aklat ng fiqh. Ang pagkakaroon natin o pagsasagawa natin ng mga sala sa takdang oras nito ay nangangahulugan lamang na hindi natin maaring pagbabalibaligtarin o pagpapalit-palitin ang oras ng mga sala. Ang fajr ay maaari lamang gawin sa oras nito, gaya din ang duhur, asar, maghrib at ang isya. At hindi pwedeng mangyayari na ang fajr ay gagawin natin at pagpapaliban sa oras ng duhur o ang duhur ay uunahin natin sa oras ng fajr bilang halimbawa. Kaya nga kapag ang isang tao, halimbawa, ay nakalimot sa kanyang sala o siya ay nakatulog, nangangailangan siya na magsala muna ng sala na hindi niya nagawa
o tutukuyin niya ang unang sala na hindi niya nagawa at gawin niya muna ito bago ang sala na susunod, bagaman ang oras nito ay dumating na. Halimbawa nito ay kung ang tao ay nagising sa oras ng duhur at hindi pa siya nakagawa ng oras ng sala para sa fajr. Ang gagawin niya muna ay magsasala muna siya ng fajr at sa kanya isusunod ang sala ng duhur. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukol naman sa pagkalimot sa sala na man nasiya o nama ala sala falisalliha idha dhakaraha, na sino man ang nakatulog o nakalimot sa sala ay gawin niya ito kapag ito ay kanya nang naalala. Ang tinutukoy dito ay ang sala na lumipas at hindi na isagawa. Ang susunod na kondisyon sa pagsasagawa ng sala ay ang tinatawag na istigbalul kibla o ang pagharap sa kibla. Nararapat para sa isang Muslim ang humarap sa direksyon ng Makkah saan man siya naroroon sa buong mundo ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fawalli wajhaka shatra masjidil haram. Nahirap mo ang iyong mukha sa direksyon ng Masjidil Haram sa iyong pagsasagawa ng pagsasala. At ang pagharap natin sa kibla na ito ay isang kondisyon na kung hindi baysa sa katuparan ay hindi matatanggap ang ating sala. Kaya sino mang magsala na siya ay nakaharap sa maling direksyon patungo sa kibla ay narapat niyang ulitin ang sala na ito kung ito ay dumating sa kanya nang hindi pa masyado matagal ang lumipas na oras matapos siya ay magsala nang nakaharap sa maling direksyon ng kibla. At nararapat para sa isang tao na gawin ang lahat ng pamamaraan niya upang matukoy ang direksyon ng kibla saan man siya naroroon. At alhamdulillah sa kapanahon na natin ngayon, eh meron ng mga pamamaraan upang matukoy ang kibla, ang direksyon ng kibla sa pamamagitan ng mga makabagong instrumento tulad ng mga kompas, GPS at iba pa. Ang ikatlong kondisyon ng sala ay ang tinatawag na satural aura o pagtatakip ng aura o ng may tuturing na maselang bahagi ng katawan ng isang Muslim. Para sa isang lalaki, ang kanyang aura ay mula sa kanyang puso hanggang sa kanyang tuhod at dapat na natatakpan ang kanyang mga balikat. At para naman sa babae, ang kanyang buong katawan ay aura at maaari namang makita, subalit maaari naman na hindi natatakpan ang kanyang mukha at ang kanyang mga kamay. Ang pagsasala natin na ito, ang natatakpan ay aura, ang ating aura, ay nangangahulugan na ang ating mga damit ay narapat lamang na may sapat na haba. Na nangangahulugan na natatakpan nito ang ating mga bahagi ng katawan na dapat na natatakpan at hindi ito mawawala sa kanyang pwesto kapag tayo ay nagruku o tayo ay nagsujud. At nananatili ito na nakatakip sa ating mga bahagi ng katawan na dapat na natatakpan. Ikalawa dito ay dapat na ang ating mga damit ay merong sapat na kapal at hindi ito manipis. Na sa sobrang nipis nito ay naaninag na ang kulay ng balat na nasa ilalim nito. Ang ating mga damit ay narapat lamang na may sapat na kapal upang may turing na nagtatakip nga ng ating mga aura sa tamang paraan. At gayon din, ang ating mga pananamit ay nangangailangan na may sapat na luwag nang hindi naman bumabakat ang ating mga bahagi ng katawan sa pagsasagawa ng ating mga sala at sa mga paggalaw natin sa mga iba't ibang posisyon sa pagsasagawa ng ating mga sala. Ang mga pananamit na masikip na bumabakat na ang bahagi ng katawan ng isang tao tulad ng kanyang ari o tulad ng kanyang baywang ay hindi may ituturing na tamang pagtatakip sa ating aura dahil ang pagtatakip sa aura ay narapat lamang na sa pamagitan ng damit na may tamang haba, tamang kapal at may tamang luwag upang hindi makikita ang hugis ng ating mga katawan sa pagsasagawa natin ng ating mga sala. Ang susunod na kondisyon sa ating pagsasagawa ng sala ay ang tinatawag na ijtinabun najasa. Ang ijtinabun najasa ay maaari din nating maunawaan sa kataga na ginagamit ng iba pang mga scholar na ang tahara. Ang tahara ay ang kalinisan ng ating mga katawan. Ayon sa pagsasabi ng mga scholar na tinutukoy nila na tahara na may kinalaman sa sala ay ang taharatul hissiya. Ang kalinisan ng ating mga katawan mula sa pisikal na dumi tulad ng dugo, ihi at dumi ng hayop na kailangan na malinis dito ang ating mga katawan, ang ating mga pananamit at ang lugar na ating pagsasagawaan ng sala.
Gayun din ay meron ding tahara na sa pamagitan nito ay naihahanda natin ang ating mga sarili sa pagsasagawa ng mga gawain pagsamba tulad ng sala sa pamagitan nga ng wudu, gusol at tayamum ay sa iba't ibang mga pagkakataon. Na kung tayo ay nakagawa ng hadathul asgar na maliit na karumihan, ritual na karumihan sa ating sarili tulad ng pag-ihi o pagdumi, nangangailangan lamang ito ng wudu. At kung tayo naman ay nagkaroon ng kalagayan ng pagiging janaba matapos na tayo nakipagtalik sa ating mga asawa, ay nangangailangan tayo na magsagawa ng gusol o paliligo. Magsasagawa din ng gusol o paliligo ang mga babae na natapos lamang na magdugo o dinatna ng pagdurugo matapos ang panganak, ngayon din ang pagdurugo dahil sa buwan ng dalaw. Ang najasa o ang karumihan na tinutukoy sa Islam na nakakaapekto sa ating mga gawaing pagsamba ay ang dumi, ihi at dugo lamang ng hayop at gayon din ang iba pa mga bagay na matatalakay natin inshallah sa mga susunod pang pagkakataon na tulad ng balat o bangkay ng hayop na nadikit sa ating katawan, laway ng aso at iba pa na narapat lamang na linisin muna natin. Hindi may tuturing na najis ang alikabok o pintura o langis na nadikit sa ating katawan o damit o sa lugar na ating pagsasagawa ng sala. Bagaman ang mga bagay na ito ay may tuturing nating dumi, hindi ito kinikilala ng Islam bilang najis at hindi ito magiging sagabal o makakaapekto sa ating mga gawaing pagsamba kung meron nito sa ating katawan, pananamit o lugar na pagsasagawaan ng pagsamba. Ang ikalimang kondisyon ng sala ay ang tinatawag na anniya o ang intensyon, na sa pamagitan ng intensyon ay hinusgahan ng lahat ng ating mga gawain. Dahil ang ating sala ay husgahan sa ating intensyon ay nararapat lamang para sa isang Muslim na magsagawa ng kanyang sala ng alang-alang lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at gagawin niya ito para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ang kanyang sala ay hindi niya gagawin bilang pagpapakitang tao at ang sala ay gagawin lamang niya hindi para sa iba pa maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagos ay gagawin niya ito para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ating pag-intention din sa pagsasagawa ng ating mga pagsamba ay mahalaga para sa isang Muslim na nalalaman niya ang kanyang sala na gagawin at ito ay kanyang bahagi, nagagawang bahagi sa kanyang intensyon. Tulad ng kung ang kanyang sala ba ay obligado o voluntaryo, at kung ang kanyang sala ba ay fajar, duhur, maghrib, duhur, asar, maghrib o isya. At ito ay dapat na maliwanag sa ating mga intensyon. Bagaman dapat na maliwanag ang ating intensyon na hindi naman ito mangangahulugan na babanggitin natin o bibigkasin natin ang ating intensyon. Dahil ang talafud bin niya o pagbabanggit ng ating mga intensyon ay isang gawain na hindi ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagos ay may tuturing pa na isang bid'a o pagdaragdag lamang sa ating relihiyon. Na hindi ng ating mga intensyon o mga niya ay hindi nangangailangan na babanggitin natin sa ating mga puso sa mga pananalita o mga katagang Arabic na katulad ng inaakala ng marami sa mga Muslim sa panahon natin ngayon. At ito ang limang pangunahing kondisyon sa sala. Pabalikan natin sila. Ito ang tinatawag na duhulul waktiha o pagdating ng tamang oras, istigbalul kibla o ang pagharap sa kibla, satrul aura o ang pagtatakip sa aura, ang tahara o ang kadalisayan o kalinisan na tinatawag ding istinabo na jasa o ang pagiging malinis natin mula sa najasa o sa najis o karumihan, at ikalima ang ating niya o ang ating mga intensyon. At ang limang ito ay nararapat lamang na kumpletong lahat sa ating pagsasagawa ng sala at hindi maaaring magkaroon ng isang kulang dito. Tulad halimbawa na ang isang tao na nagsasala nga siya sa tamang oras at nakaharap siya sa kibla at siya ay nakagawa nga ng wudu at siya ay merong ang tamang intensyon, sabarit hindi naman natatakpan ng maayos ang kanyang aura, ay magiging dahilan nito upang hindi matanggap ang kanyang pagsasagawa ng kanyang sala. At ito ang ating talakayan para sa ating fake lesson 2 sa ating Islamic Studies 101. At ang ating mga forum ay bukas pa rin para sa inyong mga katanungan. At kung meron kayong mga katanungan ay maaari kayong lumahok sa forum o kaya ay magtanong ng direkta sa akin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.